Anong nangyari ulit kay Lola? Yun nga po sir, na ano siya, na out of balance po siya ng pagkakatayo niya dun sa higaan. Pero tumama po yung ganito niya dun sa may pinakaupuan po. Yes, para, okay. Ngayon nung sinabi namin kay Lelang na, Lelang, kaya nyo ba na pa-opera? Sabi niya nung una, huwag nyo na ako pa-opera kasi matanda na ako. Pero nung sabi, okay lang ba sa inyo, lagi kayo nakahiga, nakaupo lang. Ay hindi, pa-opera nyo na ako, gusto kong makalakad. Pero kailan po kumonsulta tayo sa doktor? Ano po, kakausapin natin sa age ni Lola kung kakayanin pa ba yung operasyon. Pag sinabi ng doktor, yes, then go tayo. Opo, kasi naka-schedule na siya tanong. Sa clinical, ano po niya, clinical abstract niya, ang inilagay ni Dr. Mosa po, ang kanyang attending physician. May 2 ang schedule sa kanya. Ah, meron ng recommendation? Opo. Kano bang abot? 220 po yung binigay na quotation sa amin. Okay. Eh ngayon, meron na lang po akong isang kulang na requirements ng PCSO. Sige, ganito pong gagawin natin. Opo. Pagtutulungan po ng PCSO at saka ako. Opo, yung hindi kasi 100% may bibigyan ng PCSO. Opo nga po. Yung kulang, ako na pong sasalo. Maraming salamat po. Sabi nga lang, Lelang, nakatang, naku, nandyan na siya. Ang ingay-ingay, di ba ta? Ayun na po, ayun na siya. Ang ingay-ingay ng Lelang, na makita kayo eh. Pwede na raw pong mamatay kasi nakita na kayo sa personal. Ay, huwag naman po. Kaya po nagtawanan po yung mga staff niyo eh. Kasi nga po, sabi niya, yun nga, sabi niya, pwede na akong mamatay kasi nakapagpa-picture na ako. Yun po yung sabi niya. Okay. Papasya lang ko po si Lola. Papasya lang ko lang po dahil andito siya pasyente at saka operahan ata. Kami naman bahala sa PCSO and then yung kulang ako na akong tasagot. Yung ano yung binibigay ng PCSO, tapos kung kulang pa, meron kaming medical assistance. Responsibilidad po ng ospital, ng gobyerno, na tustusan lahat. Yung gamot, yung serbisyo, yung bakal, saka yung pagpapa-ospital po. Sir, napakagandang good news po yan. Andito na si Lola. Lola! Oo! Oh. Ganyan din. Musta ka, Lola? Ang mukha, amoy, ganyan din. Hindi na babago. Ano po? Ano bang nangyari, Lola? Ito nga nangyari. Nadulas daw kayo? Oo. Asana muna yung pasulubong natin kayo, Lola. Oh, dalang kita ng bulaklak. Ayan. Bulaklak para kay Lola. Dalang kita ng mga prutas. At saka, para merienda niyo po, Lola. Ito. Ayan. Paano ganyan gagawin yung patuhay? Hindi mo ka makabangon. Eh, pag nakabangon na ho kayo, operan daw po kayo. Aha. Oh, bilisan natin para labas na kayo dito. Nako. Para pasyal na tayo. Thank you. At makakabalik pang muli ako sa iyo. Lola, anong sekreto niyo? Ba't ang lakas-lakas niyo? Ay, kung hindi ako nagkaganito, baka yayaan pa kita tumarong doon sa bundok namin. Uy, malakas talaga to si Lola, no? Pwede pa akong kapag-away. Tanang buhay ko, mga anak ko, mga kapatid ko, marami kami. Ako lang ang nag-iisang nakating kapatid. Sila hindi. Ay, ewan okay. Ko ba kung bakit natin isa-isip ko yung gusto kitang makita. O sige Lola, basta andito lang kami, pasyal-pasyal lang kita palagi. At yung sa operasyon mo, okay na, nakaset na. At kung ano man yung mga pwede pang maitulong namin, andito lang kami para sa'yo, okay? Maraming salamat. Wala ka naman Lola. Masakit sa akin to Ninsay, talagang personally. Dahil si Lola Adelaida, diehard fan ng One Dance Radio at sa akin. Sinadya niya talaga ako rito. This was a few weeks ago. Pumunta siya dito para magpa-picture lang sa akin dahil matagal na niya akong gusto makita at magpa-picture. And then, pag-uwi niya ng bahay, nadula siya at nabali yung kanyang legs.
pinaospital siya ng kanyang mga kamag-anak. And then, ipapasurgery sana siya, kaya humingi siya ng tulong sa atin, yung mga kamag-anak. Schedule na sana siya ng operation, and then, all of a sudden, sabi ng mga doktor, hindi na pwede dahil sa kanyang katandaan, mas makabubuti kasi 92 years old siya, huwag na lang. Nung schedule na siya for release, discharge na lang kasi hindi nga siya pwede surgery. So nag-request na bigyan natin ng wheelchair. Nakabili na tayo ng wheelchair. And I was scheduled to pick her up, sunduin siya sa orthopedic last night. Pero sabi, wag. Dahil na-ICU siya because of pneumonia. And then kagabi, tumawag si Mau bandang 9 o'clock. Sabi ni Mau, pumanaw na si Nanay Adelaida. Yun, talagang kumalabog ang bibig ko. Kaya kami po ay taus-pusong nakikiramay kay Nanay Adelaida de Leon sa kanya pong pagpanaw. At napakasakit sa akin to Nins because nung nandoon siya sa akin, ito talaga binitiw niya salita. Sabi niya, makapag-picture lang ako kay Idol, pwede na ako mamatay. Ano naman yun? Sinabi niya yon. And then nung pag-uwi niya, bigla siyang nadula siya. So, Nanay Adelaida, alam ko po na nandun na kayo sa taas. Nakikiramay po kami sa mga naiwang mahal sa buhay ni Lola Adelaida de Leon. Hindi siya iinom ng gamot. Lelang, uminom ka na ng gamot. Pag hindi iinomin, sasabihin ng tiya, sige ka, pag di mo ininom niya, magagalit sa'yo si Serapi. Iinomin niya yung gamot. Tapos pag darating naman yung mga doktor, yung mga nurse, yung kakalikutin siya, magagalit siya kasi nga baka daw galawin-galawin siya. Eh hindi naman pwedeng ganun. Pag sasabihin naman ng tita, ano, kay Serapi yan, padala ni Serapi yung mga doktor na yan. Kaya, yun, susunod na naman siya, sumusunod siya. Kaya, pagdating talaga, pag sinabi mong kay Idol, talagang sunod talaga agad siya. May ito yung ano, kasi nabanggit ni nanay sa amin. Actually, na-ready na to, hindi, kasi right hand na sa akin ni Sir Rafi bago pagdating. Kaya lang, nilas pa niya dito. Ah, ang galing. Ganda. Sayang din nakita. Sayang din siya nakita. Opo. Hindi kasi, nung matagal ko po siya nakakakwentuhan. Tapos sabi niya pa, magbe-birthday na ako, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, sirap. Sige, matitreat kita sa birthday na ako, makalakad. Tapos sabi niya gano'n. Hindi na nga siya naka-abot ng birthday niya. Tapos na yun, ito po, kaling tulong po galing kay Serapi. Sobra-sobra na yata. Opo, hindi po. Para panggasas po dito, ito ma'am, sana kahit pa paano, makatulong po. Sabi mo kay Serapi, marami na.